Sinusubo ko kayo sa gitna ng mga asong gubat. Tingin ulit sa katabi. Hindi asong gubat yan. Ano ibig sabihin noon? Yung mga wolves, yung mga asong gubat, ito yung mga tao na galit sa mabuting balita. Galit sa salita ng Diyos. May mga tao na ganun eh. Na mga ka-encounter tayo, na mga tao galit na galit sa gospel. Galit na galit sa mabuting balita. Pag nakarinig ng mabuting balita, naku, para silang nasusunog. At ang masakit pa noon, minsan mahal pa sa buhay. Pag nag-share kaya ng salita ng Panginoon, parang pagang nasusunog sila. Ayaw nila. Ayaw ko nang samatak mga tao ito. Nagigising na ng normal, galit pa sa mabuting balita, galit pa sa Panginoon. Kaya alam ito mga kapatid, pagka kayo ay nagigising sa umaga, mag-pray ka naman, magpasalamat ka naman, huwag kang gagalit. Amen ba? Lalo ko nakikinig, ano? Pag-ising mo sa umaga, nagagalit ka agad. Wala ka ng kape, nagagalit ka na. Huwag kayo nagagalit. Dapat masaya kayo kasi nagising tayo. Amen. Dapat bawat gising sa umaga, pasalamatan natin ang Diyos. Lord, salamat rin sa bagong buhay. Panibagong buhay na bigay mo sa amin. Iyang tao nagpapasalamat na pag-birthday. Lord, salamat po rin sa buhay na ito. Birthday lang naalaala ang Lord. Dapat tuwing umaga, maalaala natin si Yahweh Shaddai. Bakit bawat umaga, biyaya ng Diyos sa buhay natin. Amen! So ito na ngayon. Sa gospel po natin, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sabi dito, kaya huwag kayo matakot. Kung mayroong mga wolves, mga tao na kasi pagsabing wolves or asong gubat, hindi yung mga taong nagpipersecute sa atin. O nagpipersecute doon sa mga, magpipersecute doon sa mga alagad. So balikan natin sandali ha. Nung humirang ang Panginoon ng mga alagad, yung 12 disciples, ito yung una niyang hinirang para humayo. And then pag sinabing disciples ay learner and followers. So hindi lang po sila ang followers ni Christ. Sa panahon ngayon, lahat tayong tagasunod ni Kristo ay disciples ni Christ. Amen, amen ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay disciple, disciple ni Christ. Ni Christ. O bakit? Anong ibig sabihin ng disciple? Follower. Amen ba? Tagasunod. Kaya pag tayo ay tagasunod ni Christ, tayo ay disciple ni Christ. Anong sabi ng Bible sa kanyang mga alagad? Ang sabi ng Bible, kaya huwag kayong matakot sa kanila. Sinang sinasabihan dito ng Panginoon, yung 12 disciples? Sino yung word na kanila? Ito yung mga asong gubat, yung mga wolves, yung mga persecutor, yung mga galit sa salita ng Diyos. Ito yung mga tao na talagang wala nakikita kundi yung mali ng mga disciples, ng mga followers. Pero ang sabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot sa kanila. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka matatakot sa mga taong umuusig sa iyo. Kaya pag may mga umuusig sa atin, huwag yung katakutan, sabi ng Biblia. Ang sabi ng Bible, wala silang kapangyarihang magbulid sa impyerno. Ang sabi ng banal na kasulatan, matakot daw tayo sa Diyos. Hindi sa mga taong galit sa iyo. Eh, ba't mayroong mga galit sa atin? Kasi sa pagsunod mo sa Panginoon, kaya sila nagagalit, ay matakot sa kanila. Bakit? Kasi alam naman natin na tayo, na tagasunod ni Kristo, sabi nga nung mga nakaraan sa pagtuturo sa weekdays, pag sinabing tupa, ang tupa ay mabait, hindi marunong magtanggol na kanyang sarili. Kaya tayo ay mga tupa, nang ibig sabihin, pag pinipersecute tayo, huwag mong ipagtatanggol ang sarili mo. Parang si Daniel, nung siya ipersecute, hindi niya pinagtanggol ang kanyang sarili. Ipinatapon sa kulungan ng mga leon, hindi siya nagtanggol ng kanyang sarili. Sinong nagtanggol kay Daniel? Ang Diyos. Hindi siya pinabayaan ng Diyos sa kulungan ng mga leon. Kaya, bilang mga tupa na tinawag ng Panginoon na tagasunod niyan, kahit anong gawin sa atin ng mundo, anong gawin sa atin ng tao, huwag tayo matatakot. At huwag mong ipagtatanggol ang iyong sarili. Bakit? Mayroong Diyos na magtatanggol sa bawat isa sa atin. Kaya sabi din ang katabi sa balikan,
Sabi mo sa kanya, huwag ka matutulo. Huwag ka matutulo! Gising-gising naman kayo, pambuyo. Kayo naman. Pauwi mo kaya, patutulog ka rin. Pati pa naman sa prayer meeting, tulog ka pa rin. Gising-gising naman. Okay. Ang salitang huwag matakot, alam niyo po, ibinigay din ito ng Panginoon sa lumang tipan sa mga tao na pinilit din niya. Mga tao na sumunod din sa Panginoon. Kasi sa Old Testament ay hindi po, wala tayong mababasang disciples sa Old Testament. Pero may mga tinawag na si Lord sa lumang tipan. O na si Abraham, si Isaac, si Jacob, yung bayang Israel, si Joshua. So, sila ay mga tinawag ng Panginoon sa lumang tipan. Ngayon, yung salitang huwag matakot ay makikita natin na ito po ay sinabi na ng Diyos sa mga taong ito na kanyang tinawag. Kasi ang salitang huwag matakot ay napakahalaga po nito. Alam niyo kung bakit? Ang taong may takot hindi magtatagumpay. Maniwala po kayo. Pero ang taong hindi marunong matakot, sabi nga sa Bisaya, hindi na yan marunong mahiya. Ang tawag doon ay? Walang hiya. Kayo may sabi naman. Kasi nga, sila rin nagsabi sa akin ito. Sabi nila, Brother Rod, alam mo sa amin sa Bisaya, pag kami nag-aalok ng pagkain, sasabihin namin, kain na kayo mga walang hiya. Yung pala, ang ibig sabihin noon, kain na kayo, huwag kayong mahiya. Eh syempre, Bisaya, medyo iba yung pagbigkas, baliktad. Kaya hindi kayo dapat nagagalit sa salita ng bawat lugar. Mayroong mga nag-aaway-aaway, that's the intonation. Sa dating ng salita, bakit pag norte, medyo matikas at medyo matapang ang dating. Pagdating sa Bisaya, ganun din. So hindi sila magkaindindihan ngayon. Pagpunta ng Iloilo, malambing na. Kahit na galit na, nasabihin sa'yo, ay, papatay kita, brother. Kasi malambing. Eh, kahit sa Bicol, hindi lahat ng salita ng Bicol ay malambing, mahinahon. May lugar din sa amin na medyo, mabigat din ang dating. Pero hindi naman galit. Pero ang dating, galit. Pero hindi siya nagagalit. Amen ba? May tingin naman na matapang ang dating, pero mabait. Mayroon naman na maamo ang dating, pero hold up, eh. Kising ba kayo dyan? Ay, totoo naman, di ba? Ako naman ay hindi ako nang kakatag-isip lang. Totoo naman ang mga sinasabi ko. Minsan ka nakaligtay pa eh. O, naka-formal pa. Kanila ka mga naka-formal, nakaligtay, professional. Pero alam pala na nakaligtay at mga naka-ano, professional. Professional sa kanyang pinag-arada, professional na pero nakakatawa naman dito kasi nga, minsan ang tao kasi ay nakatingin lang lagi doon sa panlabas na anyo. Kapag medyo hindi maganda dating, akala natin masungit na, matapang na. Pero ang Diyos, sabi ng Biblia, nakatingin sa puso ng tao, hindi sa panlabas na anyo. Amen po? Malay nyo, yung mabilasik tumingin, yung taga-matapang tumingin, yung pala ang dalisin ng puso. Tapos meron naman na ang amo-amo tumingin, yung parang may intention sa'yo. O kaya, ang pinakamaganda doon, hingin mo kay Lord, Lord, ano ba talaga? Pagkita mo sa akin, ang puso ng tao ito, magugulat ka, mamaya magbibigay ng puso sa'yo, puso ng saging. O, palakpakan muna natin si Yahweh. Ang salitang huwag matakot o nasinabi kay Abraham, sabi ng Genesis chapter 15 verse 1, pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot.
ako ang iyong Diyos o ako ang iyong kalasan na mag-iingat sa iyo, bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ito yung encouragement word ng Diyos kay Abraham, kay Abraham. Nung hindi pa napapalitan ang kanyang pangalan, ang pangalan ni Abraham ay Abram. Abram. Si Sarah naman ay Sarai. O parang tayo, kung kayo ay sa Bisaya o sa mga probinsya, di ba? Ang pangalan natin, medyo may dating. Pag Francisco, ang tawag sa'yo ay Tikoy. Buti muntik na maging Tikoy. Di ba, Tikoy? Pag Benedicto ay? Ano Benedict? Bintot? Pero nung ikaw ay tawagin ng Panginoon, ayaw mo nang kumain ka Bintot, ang itawag sa'yo. Anong gusto mo itawag sa'yo? Brother Bernard. Ang ganda, no? O kaya sa probinsya, nung kamakarinig ay ba't ibang pangalan, parang Sarai. Yan. Nung tawagin ng Panginoon, pinaganda na. Sarah. Wow. Princess Sarah. Si Abraham naman, kasi ang pangit naman ang pakinggan. Abraham. Parang pangit eh. Abraham. O kaya pinaganda ng Diyos. Abraham. Kaya ngayon, ang mga pangalan natin, pinapaganda natin. Kahit sa mga, ano, sa mga FB profile, sa Facebook, pinapaganda yung profile niyo. Pag tinignan, ang ganda-ganda mo. Nung makita ka siya, nung makita ka siya personal, nasabi sa'yo, ano nangyari sa'yo? Kaya huwag kayong gagamit ng picture na yung 16 years old ka, ngayon may sinta ka na, ang profile mo 16 years old. Kasi ang nasabihin na yung palagkita kayo, ano nangyari? Bakit biglang tumanda ka ngayon? Madalas may mga ganun eh, sa profile picture niya, ang ganda-ganda. May dating. Nung magkita, ala, dati. Kaya sabihin mo sa katabi mo, maging totoo ka. E pag nag-picture kayo, taglagay sa, ano, sa Facebook, ay yung walang filter na, ano, cellphone para alam kung ano ka talaga, sino ka talaga. Ang tawag doon ay walang pandaraya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mandaraya. Kaya ka na sa Buslan. Gising pa ba kayo? Amen. Kasi alam niyo po, nakakatuwa kapag kahit sa social media, totoo tayo. Nagkasabi tayo ng totoo. Amen po ba? Wala namang mawawala sa'yo kung bawa 70 anyos ka na. Wala namang masama kung sasabihin mo nun, ay 70 years old. Malayan niyo po, 70 years old ka na, dalaga ka pa, tapos